na, ubos na. Pero buti naman at marami naman tayong Centers Parche na naka-reserva sa atin. Ito. Maraming salamat, Centers Parche. So ito kasing gamit ko is Tommy Boy. Pero ngayon, dahil ubos na siya, ang next kong gagamitin, ito, mabango din. Happy Formin. Bango. Oh, gusto nyo bang mamigay rin ako nito? Kasi hindi naman lahat din ay magagamit ko yun. Mamimigay din ako nito. Centers Parche, abang-abang lang sa mga post natin sa page at saka dito sa YouTube, okay? Yes, copy. Huwag kang magpapabuntes, ha? Huwag kang magpapaano dyan kay Jack. Okay, pumunta ron. Magtago ka dun sa may ano. Yung katulad nung kay nanay, yung magtago ka dun sa upuan para hindi ka inaano niya ni Jack. Basta pagsasampahan ka, kayo humiga, ha? Hindi pwedeng mabuntes agad, ha? O, dyan lang muna. Dyan ka, dyan. Dyan ka lang, ha? Para hindi ka ginagalaw ni Jack. Napansin nyo ba bagong gupit ako? Dapat ako ano ba to bago mag-great hub? Eh kaso, nung magpapagupit ako, sarado yung katabing pagupitan. Ilang araw na rin palang gamit to ni Mrs. Pag ako yun dito, nagbabantay sa mga alaga namin. So itong Airblade 160 yung ginagamit niya pampasok. Dahil gagamitin ko naman ngayon, eh si Beastie muna yung gamit niya. Sa mga na nakakaalala nung Airblade 150 review natin, ito. Cigarette type, tapos meron dyan dalawang USB type A. And sa dulo, yung extension, meron ding dalawa. Yung isa quick charge dyan. Pero hopefully sana, meron din tayong makita ngayon itong extension cable na ang dulo ay type A rin. So ito, di ko na ito magagamit. So bibigay ko na to sa kapatid ni Kuya Boy P kay Ate Sharon. Kasi siya na yung gumagamit ng Airblade 150, si Biyaya. Diyan na muna, ha? Uuwi din agad ang mami. Magang uwi, mami. Si Mimi yon na may problema, ipapagawa ko pa to sa Team Botchog, dadalhin ko pa yun sa Nabotas. Kailangan ko na rin mag-renew ng registro ni Beastie at saka ni Mimi yon. Ah, sa wakas, nakatikim din ng push start. Let's go! Maraming salamat muna ako ang The Philippines sa pagpapahiram. Kahit na 2 weeks eh, lulubos-lubusin ko na itong pagpapahiram nyo kasi ayoko talaga nang nabibitin pag nagra-ride test, yung tipong initial test review lang. And salamat din syempre sa pa-jacket na red oh. Pati asawa ko na enjoy itong Airblade 160 kahit naman ang Airblade 150 pa. Ina-enjoy talaga namin kapag nakakahiram or pinapahiram kami. Ang plano ko talaga dito sa Airblade 160 isa buong dalawang linggo na yon, eh makaalis ako. Eh hindi naman natin magawa ngayon dahil meron tayong binabantayan. Kaya pagdating ng weekend at asawa ko nagbabantay sa mga alaga ko, eh nilulubos-lubos ko na kung saan ako pwedeng magpunta, kung saan ako pwedeng daanan, yung mga kaibigan, dadaanan ko talaga. Tingnan natin, overtake tayo ha, dalawang sasakyan itong nasa harapan eh. Tingnan natin kung may bibigay agad ha. Oh, bigay agad ha ba? Wala, hindi ako mabibitin dito pagka gusto ko umovertake. Biga lang, bigay agad oh. So tinignan ko nga pala sa website ng Honda Philippines ang presyo nitong Honda Airblade 160. Ang SRP pala nito ay 125,900. Syempre mas mababa siya sa presyo ng ADB 160. Tuloy isa na rin ito sa kinoconsider namin ng asawa ko na bibilihin na bagong motor. Kasi pares namin kayang gamitin eh. Pero malaman na sa oras na meron na kaming hawak talagang budget. Try nga natin magbanking-banking dito total. Umaga naman at maaraw. Hindi basa kalsada. Sa totoo lang, medyo meron akong kabog sa dibdib. Kapag basa kalsada at ibang gulong yung gamit ko. Lalo na pagka stock tires. Kasi nasanay na talaga lang ako na yung tiwala ko nasa Shipa. Every season till the end of the world. Every moment now I know where I stand. Ng traffic. Ito motor ni Kuya, Honda Beat. Oh, Honda Beat nga. Iba talaga pagka Honda Beat. Malalakas. Tingnan niyo yung karga ni Kuya. Oh. Honda Beat lang malakas. Oo. Oh. 11:30. Daan nga muna tayo dito ng Decathlon. Bibili ako ng kapote. At yung kapote namin ay
medyo tinatagusan na. Halos 6 na buwan na rin naman yun eh. Simula nung binili ko at nagamit. Wow, daming tao ata ngayon ah. Puno ang paradahan ah. Yes sir. Ito una kong nakita na kapote. Actually ano siya? Pwede mo siyang itiklop ng hanggang ganito kaliito. Nakita ko na hinahanap ko na pang ano sa sapatos. Hindi pala cover tawag doon, gaiter pala tawag. Ito, ganito yung itsura niya pagka nilagay. So pang hiking talaga to, pero dahil waterproof naman, pwede natin gamitin to pagka nakaponcho tayo pagka umuulan. No? Hanggang dito siya sa may tuhod ko. Which means, kahit na tumulutulo yung ulan galing sa poncho na suot natin, hindi na mababasa yung loob ng sapatos. Ayaw mo na nitong magkahiwalay na pants at saka ano? Oo, yun na lang dati. O, teka. Yun na lang, yung katulad nung dati. Pero, white. Ito, yung isang kulay. Merong, ayan, yung parang black. Yan. Yan. Merong parang black. Okay. Yung parang black. Maaga ka din umalis, ano? Hindi ka din nakatiis. Mga alas 9 ako umalis eh. Pinakain mo sila nung umalis ka? Oo, pinakain ko muna. Eh, baka pag ano mo dun, baka pa na yun na yun, touchy na yun. Balik kami sa ganito na poncho. Actually itong raincoat na to is pang ano to, pang fishing, kaya nakalagay rito. Pang fishing talaga siya. So ako lang yung talaga nagka-idea na gamitin siya pang motor. Kung ikaw ay 5'6" to 6'2" ang height, etong isa. Kung ikaw naman ay 4'9" to 5'6", edi ito. Ito ang para sa amin. Pakita ko sa inyo yung pinagkaiba pala. Dalawa pala iuri ng tent na binili ko. Yung MH100, merong isang black fresh. At saka ito, ito yung akin eh, ganito yung binili ko. So yung ganito pala, eh para sa mga yung malalamig na lugar o sa taas ng bundok. And yung isa, yung tinatawag na fresh and black. Ito, ganito, fresh and black. Ang pinagkaiba niya, dito yung ventilation mas malaki. Kung makikita nyo, yung gilid niya is mesh. Ayan oh. Hindi talaga siya yung taklob na taklob. Kaya pag tinanggal mo tong cover na to, tagusan talaga yung hangin dito. Eh papasok at papasok ang hangin dito. Hindi ganun kainit katulad nung naranasan ko sa akin. Uy, maganda to ah. Yung ganitong parang folding bed ang itsura. Oh. Para hindi ka mismo sa sahig nakahiga. Marami pa talaga akong kailangang bilhin para makapag solo moto camping. Pero all goods, okay na muna yun. Susunod na lang bumili ng panibago kapag kailangan na talaga. Thank you. Nalimutan ko pa lang dalhin 'yo no, eco bag ko. Salpak na lang lahat natin yung ano natin dito. Pinamili. Buti na lang kamo kasi lahat ng mga dala nating gamit dito sa mismong underseat compartment ng Airblade 160. Ito yung hindi ko magawa sa Honda Beat ko kaya kailangan talaga ng top box. Diretso tayo kay no, kay Mayor TV sa Brucada. At doon ako kakain. Yung dala kong pizza, tapos syempre, yung pampalamig doon. At grabe na naman ang init. Ah, sa wakas, nakarating din. Dito na tayo. Bro, kala ba? Mayor TV. Uy, may Isa snack na sa tabi ah. Pa-order! Anong meron ba sa tabi mo ngayon? Ay, ano? Mga pizza. Ayun pala, para tanghalian na rin yan. Madam, anong atin? Wow! Wow, may Korean corn dog ka. Syempre. Saka isang ano? 4 pieces na pork somay. Na-miss ko to ah. Ah. Brain freeze. Yun oh. Thank you. Buti na lang dito ako pumuntang tanghalian. Thank you. Sige po. All goods in the hood, na fresh enough na ako at nabusog pa. Bro! Ige. Although mamaya pa namang hapon, yung aming dinner, kasama si Boss A ng Gili. At bukas, meron ulit tayong mga pupuntahan pa. Kung saan-saan yun. Lubos-lubosin natin na nakakaalis-alis ako muna ngayon, araw na to, ngayong weekend. Panibago na naman ang ginagawa. Sa tuwing pupunta akong Bulacan, may lagi may bagong ginagawa ba? Napasaba ka ngayon, Airblade. Woo. Wala sa oras, nag-trail ang mga tao. Nag-offroading ang mga scooter. Buti pa yun, ADB, okay lang. Ayun, sumangat pa yung tricycle, ang daming dala. Atay. Ayan, nag-traffic lalo. Let's go!
Konti na lang. Bukawi na to eh. Barangay Tuktukan. Yung malaking langgam. Dito na kagad yun. First time mo to. Kudaan natin. Testing natin dito. Yan! Yan! Sarap oh. Oh. Woo! Para ka rin pala naka-ADB pag itong Airblade 160 eh. Ay, sarado. Why, sara! Kala ko naman, bukas. Diretso tayo sa apartment. Check na naandun yun sila. Oh, yeah. Dito na tayo. Hey, to what? Hello. Kala ko bukas kayo. At sarado kayo dun. Oh, merienda. Back to daily vlogs! Daily vlogs ba? Hindi. Every other day. Every other day. Dito na ako maghihintay hanggang mamayang hapon. Saan tayo pupunta? Saan ba yung kainan na yun? Sinerch ko, parang giginto eh. Hindi mo ma-enjoy. Lunok-lunok lang. Pero nalalasahan mo naman, siyempre. Kasi ginaganon. Yan lang mayroon pag may phrase. Ay, oh, mauubos na agad ng kayate eh. Pabor yan. O, konti na lang eh. Hindi, kalahati yung bigay na. 6:24. Let's go. At kami ay lalamon. Lalamon kami sa labas. Dapat magbaban kami para magkakasama na kami. Eh ang kaso, eh gantong oras matraffic na dito. Kaya nag-decide na kami na motor na lang kami. Motovlogger tayo eh. Malapit lang naman 4.3 kilometers. Okay, dito na tayo. Mighty Chinese Cuisine. MIT ano to? Petroleum ah. Mighty King Chinese Restaurant. Tingnan natin kung anong pagkain meron dito. Bola ka ng bola! Bola ka ng bola! Oh. Hi! Ano yun? Taka-taka-video! Di ba Marian no? Vlog series. Wala ka ba kundi ang hari ng screen? Ah, hello! What's up? Pinipigilan eh, oh. Pinipigilan. Naka-stop na, naka-stop na. Oh, game na? Game. Okay. Sabi mo, kung papara ka. Para. Oh. Oh, stop ko na rito. Di na dyan. Stop. Paano bro? Thank you. Oh, sige, kita-kitsa lang ulit. Thank you sa pagpapatuloy. Kahit na dinner lang naman yung denyo ko doon. Oh, may lakad pa naman tayo ngayon. Oh, dadaan muna ako kay Mayor at meron daw kaming ano ng Mayor TV Heard podcast. Magkukwento-kwentuhan lang kung anong mapag-usapan. Teka lang. At medyo inaalog-alog ako ng lubak dito. Oh, di nasusubukan ang Airblade. Pero dito, ay! Hindi ko napa- ay! Hindi ko napansin yung humps! Walang kulay yung walang nga. Pero okay ah, kahit rumampa-rampa ah. Ayan, dito kami kagabi oh. Diyan kami nag-dinner. Mighty King Chinese Restaurant. Maraming salamat kay Boss A. Kapag nasa Bulacan ka talaga, may bonus pang extra baha. Obvia. All goods. Nangya mo. Naka-red signal kasi yung ano eh, stoplight ng kakaliwa eh. Eh ako lang yung nasa harapan, nakakatakot pala dito. Yung malalaking sasakyan tulad ng truck, bus. Buta, parang konti na lang, makahagip na ako eh. Ayun oh, yung mga ganyan oh. Eto, katulad nito, truck sasalubong. Waaaaaah! Nakakatakot, ayun, tutuling pa ng takbo. Hindi naman ako bedding basta kumaliwa at naka-red signal pa oh. Uy, malinis na malinis. Inabuta pa ako kanina ng konting ambon eh. Ano, Mayor? Ay, ano? Bagong motor ko. Bagong motor? Oo. Ano yan? Akala ko PCX ka. Ay, di. Para ano, kasi marami talagang motor eh. Oo. So, ito, ano naman, Airblade. Airblade? Airblade. Honda yan. Honda? Oo. Siyempre, Honda yan. Uy, ganda rin jacket mo tol ah. Pulang-pula nga ako eh. Oo, minsan tol, giniginaw din ako. Baka may Honda, baka ano. Airblade tol, ang ganda oh. Gusto mo ba? Oo, gusto ko eh. Ito yung dala mo eh. Ano? Dito na lang kay Mayor at
I-interviewin daw ako. Interview ba yun o podcast? Little, kwentuhan lang. Kwentuhan? Magkukwentuhan lang. Magkukwentuhan lang pala kami. Yan. So kung ma-upload yung kay Mayor, Mayor TV Heard, no. Eh siguro napanood nyo na. Pero kung ako unang makapag-upload, eh abangan nyo kay Mayor TV Heard. Okay? Uy, yung mga video sa Mayor TV Heard, oh. Ang daming mga ano doon, mga issue. Paano issue nga? Sila lang din naman nag-iisip noon. Ah, pumapasok. Kasi diba, yung bulungan, oh, sila lang naman nag-iisip noon eh. Ah, yung ano yung sinagot nung mismong interview. Paano kung yung bumulong, wala naman talagang binulong? Pwede. Nag-react lang ako. Pwede. Yun, diba? So kumbaga, tayo na bahala, talinuan nyo na lang. Matalino naman na tayo ngayon. Oo, tama. Saan tayo dito? Dito, ano tayo? Ang inaalala ko kasi, baka umulan, alam mo naman tayo. Kanina nga, nung papunta rito, sabi ko, parang consistent ang Hampas Loopers na pagkaparating uulan. Pero tumigil naman. Pero wag naman sana. Hindi yan. Maraming salamat, Mayor, sa masarap na kwentuhan. At syempre, sa masarap na tanghalian, nakalibre ako. thank you. So, panoorin nyo na lang sa Mayor TV Heard kung ano yung pinagkwentuhan namin ni Mayor TV. And hopefully, sana ay kapulutan nyo ng aral at inspirasyon yung kwentuhan namin. Kasi yung kwento nyo ay kwento ko. Sabi ko na kanina, uulan eh. Buti di kami pumesto sa labas na Mayor. Kung hindi, basa. Ay, naku, ayan ang ulan. Alam dyan yan. Ano na ba to? Morong. Makasilong muna. Magsusutawang kapote. Ay, Diyos ko, Lord. Subukan natin yung kapote natin tsaka yung gaiter na binili ko. Hindi nasubukan ba agad. Gator. Ulan talaga. Para kahit naman hindi siya mababasa. Kahit tumulo yung galing kapote. Okay, all goods. Pwede na binyagan ang ating kapote ngayon. chocolate. Ang lakas ng ulan. Dahan lang tayo. At di natin alam ang performance ng gulong ng stock. Buti na lang, Amof, sa tuwing nabiyahe ako, hindi pwedeng walang pinlock anti-fog ang helmet na gamit ko. Kasi ito yung isa sa pinakamahalaga, lalo pagka umuulan. Kasi kahit na nakasara yung visor ko, hindi naman siya nagfa-fog. Dahil nga dito sa pinlock anti-fog. Kaya kung pipili rin kayo ng mga helmet na gagamitin nyo or bibili ninyo, ay siguraduhin ninyong piliin nyo yung may pinlock anti-fog ready na. At mas maganda, syempre, kung supported talaga siya ng original na pinlock para kahit ganitong umuulan or malamig ang panahon, nakasara yung visor, hindi siya magmo-moist, malino pa rin yung paningin mo. Sa totoo lang, mahirap talagang bumiyahe ng ganitong naulan tapos wala ka pang makita sa helmet mo. Ang gagawin mo na lang, itataas mong ganyan, so yung ambon or yung tubig, papasok na lang sa mukha mo tapos mababasa pa yung helmet mo. Unlike ng kapag nakasara, may makikita ka pa rin kasi mayroon tayong anti-fog pinlock. Sarap, no? Okay, dito ako ngayon sa Imus, Cavite. Tama ba, bro? Imus, Cavite, no? Malapit lang to sa shop ni Gary sa Route 118. So, napadayo ako dito dahil kahapon, opening ng Siam Bochog. Si Sir Amiane. Ayan, si Sir Liam. Kaibigan at syempre, solid na supporter ng Hampas Loopers yan. Oh, kaya ngayon, supportahan din natin yung kanyang business na opening ng kahapon. Kaso, alam niyo naman, pag Hampas Loopers, inuulan. So, hindi ako nakapunta. Kaya ngayong araw, dito ako pumunta. And ito yung in-order ko. Oh, galing pang Bulacan, longganisang ano ito, kalumpit. Tama bro, ano? Oh, yan ang in-offer dito. Marami pa silang in-offer dito, which is, ayan. Mga silog meals. Oh, di ba? Affordable price lang yan. Oh. And iba nga pala ang dala ko ngayon dahil naggaling ako sa Rock 1, kila Gary. So mamaya ipapakita ko sa inyo kung anong motor yung dala ko. Kasi dinala ko si Beastie para sukatan ng Rock 1 bracket. Bali, kain muna tayo at mamaya ay medyo malayo lang yung biyahe. Pero all goods kasi nakapag-rides naman tayo ngayon. Wow! Itong longganisa na to, una kong natikman to kay kila Noxky. Yun yung mga magagaling magluto ng longganisang kalumpit. Kung magagawin kayo dito, dahil nyo ito, Siam Bochog. Bro! Plastic na lang. Uwi ko na lang ito. Ayoko masyado magpakabusog at magdadrive eh. Tsaka alam nyo naman, pagka masyadong busog, nakakantok. Nakita ko may sticker dito si si MotoGP. Sabi ko, ito lang ipabalot ko. Natira ko. Bibigyan mo sa akin yan? Siyempre.
Thank you, ah. Name of the GP. Para may sulo ako sa asawa ko. Thank you, Sharon. Sharon tayo dyan. Ready to sugod na ako sa ulan, no? Nagkapote na ako yung bagong bili natin kapote. At ang dala ko nga pala ngayon ay... Pero nakalagay Rock One. Edi pangalan na lang natin si Rock One. Yan ang gamit muna natin ngayon. Susugod tayo ng ulan pa uwi. At anong oras na, oh? Ah, paano, bro? Thank you, ah. Salamat. Sige, pag pumasyal ulit ako dito. Okay. Loko! Kinatalamsikan ako. Kala niyang pinagparadahan ko pala. Pagsubok pa uwi no ulan. Wala pa naman pinlakan tayo pag itong ano. Classic na Gilo helmet. Napansin ko lang yung arangkada talaga ang lakas. Pagka naka 160 ka na ng Honda. Maalin man doon sa apat na variant ng 160. Airblade, Click, ADV, at saka PCX. Ang ganda ng arangkada. Ito yung paligaw, papunta kay Lagario. Sa Route 118. Let's go! Sugod sa ulan niya, kahit umuulan, pauwi!